section 5. Okay, so ito po, babasahin ko po sa inyo. Bigger, readable, and colored number plate. What's up, mga katropa? So, isa na naman pong magandang gabi ngayon. So, magandang gabi para sa ating lahat. At ngayon po ay nakakuha ako ng copy tungkol dito sa Republic Act number 11235. So, okay, so dito po sa nakuha kong copy, nakapaloob po dito yung mga implementing rules and regulation. Okay, so nung kamakailan lang is na-approve na yung bill ng Congress tungkol dito sa yung propose nila na palakihin yung plaka. Okay? So, hindi lang isa, pati dalawa. So, lagyan ng plaka sa harap at lagyan din ng plaka sa likod. So, okay. So, bakit po ba naisipan ng Congress na yun nga, palakihin yung plaka ng motorcycle. So, bakit nga ba? Okay. So, kasi po, alam po naman natin na yung motorsiklo, yun po yung madalas na ginagamit ng mga criminal. Especially itong tinatawag nila na riding in tandem. So, yun po yung dahilan nila kung bakit gusto po nila na palakihin yung plaka ng motorcycle. At marami po, I'm sure po, ako isa doon sa ayaw. Isa ako doon sa ayaw na palakihin yung plaka ng motorcycle. So, unang dahilan po doon is, siyempre po, matatabunan yung headlights mo. At pangalawa, siyempre, yung dala sa atin, yung iba sa atin is nagko-customize ng motor para gumanda yung itsura ng motor mo. So, kung lagyan mo ng malaking plaka yun eh, sira na yung forma ng motorsiklo mo. Okay, so yun po. So, agree naman po ako doon sa purpose nila na para masugpo yung krimen. Kaya nila ginawa yung batas na yon. So, isa lang po yon dito na sa nakapaloob. Nakalagay po dito sa section 5. Okay, so ito po, babasahin ko po sa inyo. Bigger, readable, and colored number plates. So, the LTO shall issue a readable number plates for every motorcycle. The LTO shall, in the implementing rules and regulation IRR of this act, determine the font style and size of the bigger, readable, and color-coded number plate, provided that the contents of the number plate shall be readable from the front and the back and the side of the motorcycle from distance of at least 15 meters from the motorcycle. So, yun po yung nakalagay dito sa Section 5 ng Republic Act 11235. Okay, so isa lang po yan. So, dito po ako hindi agree sa Section 5. Okay, kasi bakit hindi ako agree at mostly sa inyo siguro
yung mga nagmumotor is hindi rin agree dito. Okay, so bakit? So una, ano ba yung ugat ng krimen ng motorcycle in tandem? Plaka ba? Plaka ba ang dahilan? Okay, so I'm sure hindi. So yung ginagamit po ng mga kriminal is motorsiklo. Okay, so anong motorsiklo yung ginagamit nila? So madalas po, pag ikaw kriminal, may bala kang na masama, so hindi ka gagamit ng motorsiklo na may plaka. Yun po. At kung gagamit ka man ng motorsiklo na may plaka, kasi nga ayaw mong masita, ayaw mong mahuli ng LTO o MDA, siyempre, gagawin mo yung iba, ginagawa nila ng tinted yung plaka para hindi mabasa. Which is, bawal po ito sa existing law natin. So, ano po ba yung dapat nating gawin? O ano ba dapat na gawin para masugpo yung krimen gamit yung motorsiklo? Ako po, sa opinion ko lang is, may existing law na tayo. So, dapat lang po natin na implement ito ng strictly implement the law. Yun po. Kasi po, kahit na palakihin mo yung plaka, kung wala namang nanguhuli sa motorsiklo na walang plaka, eh, ganun pa rin. Hindi pa rin masosolve yung problema natin sa riding in tandem. Yun lang po kasi yung problema sa mga mambabatas natin. Marami silang batas na ginagawa, pero yung problema, yung pag-implement ng batas. So sana, ito yung tutukan nila kung paano ma-implement yung batas. Kahit na po sa existing law natin, I mean, sa ang pagkakaalam ko is mayroon tayong no plate, no travel policy. So, kung implement po yon, strictly implemented po yon, I'm sure po na mababawasan itong mga, kung hindi man mawawala, mababawasan itong mga krimen na ginagamit yung motorsiklo. Implement po natin yung batas para po masugpo natin yung krimen. Hindi po kailangan na gumawa ng bagong batas. Marami na tayong batas, walang nag-implement. So, paano yan? Paano natin masosolve yung problema sa riding in tandem? Okay, so yun po yung aking opinion tungkol dito sa Section 5 na bigger, readable, and colored number plates. Yun. So, paano masusugpo nito yung krimen? Hindi po ito solusyon yung Section 5. Dito po, babasahin ko sa inyo yung ibang section dito. Yung Section 7. Okay, dito sa Section 7. Driving without number plates or readable number plates. Huwag na natin isali yung readable. Without plates. Without number plates na lang. Okay, so driving without a number plates or is provided in this act is prohibited. The driver of the motorcycle without plate number as provided in this act shall be punished by prison correctional as provided in the revised penal code or a fine of not less than 50,000 pesos. So, dito po agree po ako dito. So, kasi po iba yung
dito po, pinalaki na rin yung penalty is 50,000 pesos. So I'm sure kasing halaga na ito ng isang, I think, mga second hand na motorsiklo, yung 50,000. Okay. So kung may ganito tayong law, kung hindi ka makukulong, eh, magpa-fine ka ng 50,000 pesos. So I'm sure pag in-implement natin itong Section 7 ng RA 11235, I'm sure na masusugpo natin yung krimen na ginagamit yung motor. So agree po ako dito sa Section 7. Okay, ano pa? Section 11. Loss of a number plate. If the number plate of motorcycle is lost, damaged, or stolen, the owner of such motorcycle shall immediately report the same to the LTO and the PNP through joint PNP and LTO operation control center. Okay? So dito po, maganda rin po ito na kapag nawala na yung plaka nyo, immediately i-report po natin. Lalo na pag ninakaw dito sa Section 13. Sa Section 14 naman po is prohibition on sales and importation of non-compliant motorcycles. So no person, whether natural or juridical, shall be allowed to sell motorcycle as defined under Section 3 of this Act unless such motorcycle has the capability to bear and showcase a readable number plate or required under the Section 5. Furthermore, the Bureau of Customs, BOC, shall not allow the importation into the country of motorcycle as defined. Any motorcycle which does not have any capability to bear showcase the required desirable number plate shall not be allowed to be registered. Okay. So, ayun po. So, paano na po ngayon yung mga motor na tulad ng Mio? Yung mga motor po na yung plaka niya is pag nilagyan mo ng plate number sa harap, eh, I'm sure na matatabunan yung headlights mo. So, dito po sa Section 14 na ito, eh, hindi na po pwede. Hindi na po pwede itong ibenta yung ganitong klaseng motorcycle, which is hindi naman po ako agree dito. Okay? Hindi po ito makakasod ng problema natin sa krimen. Itong law na ito, hindi po ito makakasolve sa riding in tandem. So, again po, sa uli po, sa yan po, yung aking mga, yan po, ay, mga opinion ko lamang yung aking sinasabi tungkol dito sa Republic Act number 11235. So, I'm sure na maraming mag-agree dito na sa akin kasi I'm sure na ayaw nyo rin naman ng malaking plaka kasi nga masisira yung forma ng inyong motor. At doon naman sa Section 14, so yung mga motor na may na pag nilagyan mo ng plate number ay matatabunan yung headlights, eh hindi naman yun pwede ibenta. So, anong gagawin mo sa motor na yun? Hindi mo na magagamit. Which is, hindi rin naman po ito solusyon sa riding in tandem na
pinoproblema ng ating mga kababayan, okay, ng mga Pilipino. Okay, so hindi po yung section 5 at section 14, hindi po ito solusyon. Kung sa existing law po natin, in-implement lang po natin ito ng tama, I'm sure na ma-minimize yung mga krimen na gamit yung motorcycle. Ngayon po, pag na-approve po ito, di wala tayong magagawa kundi sumunod. Okay? Sumunod na lang tayo sa batas. So, I'm hoping na yung section 5 at saka yung section 14 is baguhin nila kasi I think may plano pa sila na i-revise itong Republic Act na ito. So, pray lang po tayo na sana magbago yung isip kung sino man yung gumawa ng batas na ito. So, yan po. Sa ulit po, sa mga taga-LTO. Okay, so, implement lang po natin yung law natin tungkol dito sa, I think, sa no plate, no travel policy. At saka, implement po natin, strictly implemented po natin yung mga law natin. And I'm sure na malaki ang maitutulong nito sa doon nga sa riding in tandem na problema natin. So, yun nga, yung problema lang is hindi pa nga nare-release lahat ng mga plate number. So, hindi nga sila makagawa ng plate number at ngayon ay palalakihin pa nila yung size ng plate number at hindi pa isa, kundi dalawa. Okay, so, yan po. Ito po ay ang suggestion ko lamang o sarili kong opinion. So, I hope po na sana mabago, magawa pang baguhin yung batas na ito. Okay?